And midnight. So I think the draft is ready for the game number 3. Silipin na natin mga Bobby D. Uy! Grabe naman. May Knicks na, tayo. Nakakakita na tayo ng Knicks na sasit sa wakas. Nalibre din. Sa wakas, nalibre din. Free CCTV. So ang ban ng Heroics Infinity dito will be the Batrider, Sun King, and Tinker. I think ito yung mga nagpahirap sa kanila ng first and second game. Sun King and Tinker. QPQ, ayaw talaga nilang palusutin yung Omni Knight tsaka Naga Siren. Actually, they have the same rebounds all throughout the series natin dito. Mm-hmm. And it seems they did their homework dito sa side ng Heroics Infinity. Mm-hmm. Pero Razor, lusot pa rin sa Q, sa ano, sa lusot ban natin. Lusot pa rin nga. Pero Quid Pro Quo, feeling ko magandang mag-SF sila. SF. Yeah, they do have a lot of ano, they do a lot of setups para kay SF dito, but at the same time, SF is not as dominating in lane as he was before. Right now, yung flat 80 amplification niya dati was lessened to level 150, 60, 70, 80. Yep. So, pwede pa rin naman. I mean, SF is still SF. Kumbaga, pero actually, ako as an SF player, hindi ko ramdam yung gano'n na yun. 30 magical damage. Parang unliit lang. Mas importante kasi pa rin talaga yung nag-i-stack na damage. Kumbaga, kung makahit ka ng dalawang Shadow Rays, 60 magic damage lang inabawas. Kumbaga, isang rectic lang yun. Mm-hmm. Then again, yun nga yung sinasabi natin. At times, Valve is making changes na just to balance out the ano, just to balance out the heroes. Hindi naman yan yung tipong gagawin nila yon para pahinain nila yung hero para mawala sa meta. They're just making balances para talagang lahat maging playable, walang maging sobrang OP. Katulad nga na sinasabi natin. And of course, kaya lang din may patch para hindi nakakasawa yung flow ng game mismo hanggang to every 2 weeks nagbabago yung 10 seconds. To be honest, it was getting stale. Like yung nagsimula sa Lycan na ano, na Lycan na meta na sobrang umusbong siya, then pumasok tayo sa Naga Siren. As in talagang sobrang medyo nagiging boring na siya at the same time. Pero I think yung 7.10 shake things up a bit, mas maganda. Mas maganda. At the Heroics Infinity banning out the Queen of Pain pa rin. One of the natural picks against the Dragonite, considering na yung Magic Burst, medyo walang pakialam sa high armor ni Dragonite. Uy, Razor yung binan nila dito, ha? And, Heroics Infinity dito, Tuskar is still up. I mean, Tuskar is one of those heroes na kaya abutin yung Bane dito. So, probably they will go for the pick. I mean, Rubick dito can be relegated as the 5th position support. Then again, tingnan natin kung anong pipiliin niya. Earth Spirit is banned from QPQ, so wala na rin yung possibility na Rubikless Earth Spirit na support duo. Pero Clockwork for Heroics Infinity. I mean, they do ban out the ano, the Tinker, but I mean, if you're going to find or get a hero that can actually pierce the backline, this is your boy. Yep. 10 seconds. And maganda rin yan to control the Bane. Kasi si Bane, pag na Fiend's Grip si, ano, si Dragonite, kailangan pa lumapit ni Rubick. And medyo susceptible siya kay ano, Nyx Assassin. And yun nga sinabi natin para Midnight. Clockwork has a lot of ways to actually deal with ano, with Bane. Plus, yung I think yung pinaka magandang skill talaga niya in terms of 5-man push is the Rocket. It will give you vision for a certain amount of time na hindi kayo mapipilitan na kumbaga magkaroon ng haka-haka na parang nandito sila. Yep. Yung mga ganun. Kumbaga parang ano eh, parang siyang scan na may vision. Yep. So, let's see. We're just waiting for a third pick ng Quid Pro Quo dito. 40 Pero, seconds na lang ah. Alam mo, pwede i-cheese ng ano to eh, Heroics. Meron silang Rubick. And pwede ilagay sa offensive null field yun. So, pwede sila mag-shadow fiend. Naisip ko din yun eh. Kasi, medyo risky din ng SF kasi may clockwork. Actually, magandang kakampi ni SF ang clockwork. Yeah. But isa rin sa mga counters niya. Yep. Ang, yung mga interface. Clockwork. Then again, kung kukuha sila ng SF dito, yun nga sinabi natin, kailangan pumili ng Bane dito ng tatargetin niya kung mag-Dragonite ba siya, kung mag-Shadow Fiend siya. At times, hindi mo na rin masabi talaga kung sino yung pinakatamang target eh. Pero yun pa rin problem niya, merong clockwork. Yep. So, namumblema ka na kung sino tatargetin mo,
May clockwork. May clockwork ka pa paproblemahin na kaya pumigil sa'yo. Ito, kaya pa nakawin ng Rubik yung feed script mo na pwede ibalik pa sa kabila. Tama ka dyan. Pero Gyrocopter for QPQ and I think Juggernaut might be an option for Heroics Infinity dito. Considering na talagang yung three heroes ng QPQ walang pakialam si Juggernaut. Well, they do go for that Gyrocopter. I mean, Gyrocopter is one of those heroes talaga na is very good in this meta against five-man push. You can clear out the waves fairly easily. Yung cooldown niya, sobrang ganda for team fights. Plus, sabi nga ni Aki, saglit lang ang cooldown nun. So, hindi siya parang faceless void na kapag ginamit mo yung chrono mo, mag-aantay ka pa na sobrang tagal. Siya, ready to fight lagi. Yep. And ito nga, Underlord for Heroic. Sobrang dami ng control. Yung Bane dito talagang problema na saan siya tatayo sa team fight. And I like the Underlord with the Dragon Knight kasi yung sustain. Kapag nagpa 5-man push ka, talagang kailangan mag-commit talaga yung lalo yung Gyrocopter. Kailangan mag-fold in siya para makapatay siya ng isang target. Pero ito na nga, probably para sa akin na SF is one of those heroes talaga na open dito for Heroics Infinity, sabi nga ni Aki. Yep. I don't see why not, na parang he's there eh. Yung composition niyo will support the SF. You have damage reduction from the Underlord, you have damage reduction or damage amplification from the Rubik. So, 10 seconds remaining. Pero medyo careless yung draft ng Heroics considering na pinakalusot yung Outworld Devourers for QPQ. Pero still, we have the clockwork to control a certain hero, a certain target. So medyo may hirapan pa rin yung ano eh. Kaya may hirapan talaga mag-commit yung QPQ. Let's see dito. Mainit ang mga last ban natin dito. One minute more. Medyo kulang na sa time yung ano QPQ ano. This is do or die for both teams. I mean, we're at the lower bracket. So Radiant use every second of your reserve time wisely. Pag-isipan nyo talaga. Because just yung last pick nyo, yan yung pinaka-crucial at times. So, you have to use it. Last chance nyo na to. Wisely. Use it wisely. Go. So, last chance na nga naman ng both teams to. Actually, yun nga, kapag natalo sila dito, wala na silang second chance kasi ito na yung second chance sila, nasa lower bracket sila. And yung mananalo dito will face Neon Esports tomorrow. Okay, same time, same place. Wait, Life Stealer. And eto na nga, last pick for QPQ. Sino kaya ang kukunin nila dito? I think Timber. Timber will be good. 10 seconds remaining. Considering na yung lineup dito ng Heroics Infinity is more on strength heroes. Sobrang hard counter nung OD plus Timber for QPQ kung titignan mo. And in terms of Heroics Infinity safe, they will go for the Timber. So, and Heroics Infinity dito, kaya ba ng ano nila? Kaya ba ng lane nila sa taas? I mean, that won't be an OD, that won't be an DK mid eh. Kasi against an OD, AX ka agad eh. AX agad. Nahihirapan ako maghanap ng hero for Heroics. Lifestealer was a very good option considering na Infest Bomb with Clockwork. Pero wala na nga si Lifestealer sa pool. So I think either they go for a risky PL pick or they go for another stable carry like Juggernaut or Luna. Pero kasi kung magki-carry pa sila, kawawa yung Dragon Knight. They actually, Heroics Infinity dito, they actually lack the burst damage, burst magic damage na pwedeng ibato dun sa kabila. And against sa Timber, so parang death wish yun eh. Na if you don't have your burst damage against sa Timber, so you're just begging Timber so to have a free game. Monkey King actually is on the pool. Yeah. For Heroics. Either Monkey King or Juggernaut, I think. Let's see. 10 seconds lang reserve. Ang hirap din kasi mag-isip ng hero. Or they go for a Brewmaster. The safest, yun nga yung nasa isip ko, the safest pick would be the... You may now select your heroes. Actually, ang dami nilang panghuli sa Weaver. Yeah, yung simpleng ano lang eh, homing missile lang. Well, actually, simpleng Carapace nga lang kapag dumikit kayo, mahuhuli ka na. I'm not so sure. Nag-all-in sila kasi sa push, pero
kung titignan mo yung team fight ng Herobix, sobrang medyo magulo. I mean, it doesn't change the fact na Timbersaw will have a free game dito. Mm-hmm. More or less, DK will be going to the mid lane, probably. I think against that is the OD. Yep. So, in terms of lane matchups, parang lahat ng lanes ng QPQ panalo, actually. 10 seconds for you. Yep. On paper. On paper. Ayun, on paper nga. So, 2 votes for QPQ dito. Let's get into the game, mga kaibigan. Last game na for tonight. Herobix Infinity versus Creed Pro ko. At medyo saglit lang daw. Chill bill lang ng konti. Chill bill lang. So, ay, naku, medyo. Pero, yung draft. Last thoughts. Alam mo, I would have, thought na acceptable pa if they went for an SF na they could have supported the SF na lang. I mean, having the magic damage sana would be good, but I mean, Underlord naman, sabihin natin dyan na Underlord, meron naman siya magic damage, but it's damage over time. Yep. It doesn't do well against the Timbersaw na nakakapag-regen lang din ng ganung kinds of damage eh. I would have liked the Monkey King pick for Herobix, considering na malakas yung zoning potential and medyo mahirap din pumasok yung lineup ng QPQ dito. Yun nga, sabi natin kanina, mahirap sila mag-commit talaga considering na may clockwork. Ayun na. Yep. So, ready na daw ang game natin. Game number 3, pass natin sa mga Poging Caster, Wolf and Manjin. Take it away. Ayun na nga. Ay nako. Manjin and Wolf connection. Hindi ko alam mo medyo. Alam mo medyo tama. Hindi ko rin gusto. Ng Heroic Infinity dito. To be honest, alam mo, nahulaan natin na pwedeng Monkey King ang last pick nila. Pero kaso di tayo pwede magsalita eh. Nandito tayo. Sayang. Pakilala mo muna, Wolf. Sige. Dahil nakapost pa, sa QPQ, on the region, sa Shanks. On the Nyx Assassin, si Tino. On the Gyrocopter. JG413, Outworld Devourer, Shanti, ating Bane, and Luciano on the Timbersaw. Habang sa kabila naman, mga kaibigan, CML, ang Underlord, Junixio, ang Dragonite, Dian God, Ruik, Lepswan, Clockwork, Kazap, ang ating Weaver. Good luck, have fun. Last game of the night, paring Wolf, ang Nostra namin ni Wolf. Free game for the Timbersaw. OD, napakasaya. Alam mo, kung ako yung OD dito, sobrang saya ko na. Tatlong strength. Isipin mo, Chok. Tatlong strength, yung nakuha mo. At bukod pa dyan, nag-last pick ng Weaver. Alam mo naman, yung Weaver, pag tinamaan ng ligaw na Sanity sa Eclipse, yan, tunaw yan. Kumbaga. Wala talaga. Feeling ko yung Heroics, wala na sila, no pinahirapan choice. Nila yung, alam, ito yung mga tipong, in yung kalaban mo, insane bots na magpapakaano ka pa. Kumbaga, ano naman yun, ang sinasabi namin ni Wolf dito, on paper. On kumbaga, paper. Kung titingnan mo sa, uy! Kakay babe, sa baba, binulagay. Kakay babe na wards. Kung titingnan mo ang statistically speaking, kung iaaralin natin ang drop ng both teams, mga chong, mas favorable talaga siya sa QPQ. Bakit namin to nasabi ni Paring Wolf? Kasi, tatlong strength sa Heroic Infinity. Ang DK, that's the second pick for HE, Heroic Infinity. Nag-counter ka agad ng fourth pick dito ng OD, ang QPQ. Na alam mo namang ayaw ng DK kapag merong Outworld Devourer. Napapapa talaga si Midnight dito, para lang sabihin. Wala, mamin. Wala eh. On paper lang naman. Pero Execution. Diyan tayo magkakaroon. Sabi nga. Nasa execution ng labanan. Kumbaga, yun na yun. Elaborate ko pa sana, pero wala, yun na yun. Kasi pag yun na yun talaga eh. Kasi halimbawa, sabihin natin, for example, itong QPQ. Umuha sila ng pang mga heavy heroes. Kunyari, sa basketball, kinuha nila lahat ng all-star. Kunyari, di ba? Pero yung all-star, di magandang execution. Di awit din. Kaya tingnan natin. Ito na naman yung bagong technique ko. Shanks Elysius. Saan niya dadalin? Napanood ba natin to kanina? Hindi. Hindi ka nanood kanina. Ang ginawa niya dyan kanina, paring Wolfie, yung mga clips dapat na yan,
Pupul niya lang para maging dalawa. Para oh, yung para niya, offlane niya. Dire-direcho yung wave. Dire-direcho hanggang baba. Gagawin niya tatlo gagawin pa to. Gagawin niya pang tatlo. Oh, ini-stun niya. Ay, grabe. Ina-stun lang. Ina-stun. Oh, grabe talaga. Lahat talaga. Telekinesis mo. Telekinesis mo. Oh, sige, sige. Oh, sige. Oh, sige. TP. Oh, TP. Hintay lang niya mag-telekinesis bago siya mag-TP. Oh, kaya nga. Medyo risky pa yung ano niya, TP niya dahil tatlong creeps yun. Kawawa naman. Napakagandang laning. Pero alam mo, tatlong creeps din sa ano, sa kabila. Ay, paring Pero okay lang yun para sa ano, kasi may yung Tori pinapatay. At naka first blood pa siya, mamen. Ay, naku. Timber chain level 1. Kasi hindi niya mataki yung grips kasi ano lang siya, isa lang siyang Weaver. Isa lang siyang langgam. Oo nga, alam Justin mo naman. Justin Weaver. At saka, just an ant. Tsaka ang hirap mag-ano niyan, lasit ang daming grips, pare. Tsaka may tore pa. Kaya daw. Kaya, hindi. Diba, ang hirap niyan, men. Grabe, alam mo. Naawa na ako eh. Batalyon ng mga creepers. Ito, mukhang mayayatapad si Underlord dito. Si CML, oo. Kina natin dito. Homie Pisa. Ang hirap, pa-instant, tatamaan ka kagad ng rocket barrage pag pinatulog ka. Ito si grabe, Team Barso. Apat! Apat na creep. Grabe, level ano kagad to Wolf? Level, almost level 4 kagad to. Oh, almost level 4. Ito, nakakalasit pa siya dito. Tapos, mayroon na siyang reactive armor, so wala na siyang pakialam. Wala siyang pakialam, kahit, ay hindi, hati sila ng XP ng ano. Pero okay lang yun kasi libre to tapos hindi na makakontrol kahit kailan ng heroics to. Oo, layo na kasi nito. Pero pwede mag-lane dyan ng ano, ang Justin Weaver. Oh. At least marami yung creeps na tatake, di ba? Pero kaso, tore pa din yan. Sobrang hirap yan. Ayan na, o yun na, nandito pala yung clockwork. Nakalaban siya na labs 1 dito. Uy, nandito na yung creep wave palagi. Nagdadagdag pa ng creep wave, ano ba yun? Sobrang daming creeps, man. Sobrang daming creeps, parang mga langgam. Level 3 na sila. Oh. Alam mo, nakakatakot na ang level 3 timbers ko kung ano ka lang, kung isang kang Weaver. Kung iisipin mo, di... Nagpa-level na Enix dito, grabe naman yung mga galawan. Kung iisipin mo, if you think about it, di ba? Oo. Oh. Alam mo. Ano ba yun? Okay, tamo. Ako, alam mo, nag-offline ako. Ngayon ko lang naalaman to. Meron ng technique nito. Gawin natin yan, mamaya. Gawin natin yan. Ikaw magpo-pull. Siyempre. Wala, ako lang naman nag-support. Oo, ayan o. Ito na si Kasap. Pinag-right click siya ng salaguban dito. Salaguban laban sa langgam. Kakaiba. Ay, babe. Tapos may iba. Beautiful ano. Beautiful dots. Dots para sa QPQ, pare. 79 last hits. Yung Weaver size lang, mamen. Oh, ayun yung sinasabi ni Batos kanina. Spike carapace lang para sa Weaver. Stand mo tol. Uy, mula sa punuan, mamen. Chinani lang nila. Ay, no. Kailangan makapatay ng ano dito, left ng heroes. Ang sama na nangyari doon sa Weaver. Heroics Infinity dito na maaga. Kailangan nila magamit yung clockwork na maaga dito. Kung hindi, talo sila sa scaling. Hindi na nga maganda yung lane setup para doon sa Weaver. I mean, sa mid game dahil isa siyang Weaver. That's a disadvantage siya. Lalo pa nahirapan sa lane. So, paano na ang Pinas? Oo, paano? Tagilid ang Vapor. Paano na ang langgam? Kumbaga, parang sobrang easy para sa Timber. So, makapag-farm dun. Sa taas, plus si Tino. Nahirapan din dito yung Underlord. Parang Wolf. Napakahirap. Napakahirap ng isipan ng way para manalo dito. Kasi tinan mo, 8 last hits on to 20 last hits ng Timbers. 22. Oh. How to win? How to win games. Ay, eto. Go sila dito. Ayan. Eto na. Naku, hindi siya makalapit agad. Oh. Usually, yung mga imbi na ganun, bumababa pa ng bandang mid lane. Oh, na-stun pa dito. Pinalapit yung mga tore natin sa mid, pare. Oh, tama. Kaya hindi siya makalapit kagad. Makikita siya. Nakakawa po. Mataas si level Weaver, pero wala siya last hit. Sino problem? Oo, 8 last hit. Alam mo, kaya pa to. Makakaroon ng clutch Rubik. Ano to? Clutch Rubik. TK. Oo. Rubik knockout ng ano, ng skill. Pero ano pwede niya manakaw na skill? Swanity Eclipse. Swanity cooldown niya. Maganda cooldown. Oo. Tsaka yung Chakram, to be honest. Oo. Taas din mo ng mana pool niya. Ito na, sa wakas. Ito na mga kaibigan. Pero kunat. Not mako. Ay, naku, grabe. Sila pa delegates dito. Sila ang gagank. Sila nagank. Oh, oh. No. Ay, naku, delegado si Lips 1. Oh. Grabe. Lips 1. Uy, naku. Shanks. Lips 1, nice one. Oo. Uy, yun na. Timber chain. Isa pa. Uy, grabe. Nagpa, ano pa. Kabi. Naka-arcane boots na. Nakakaawa, mamin.
Alam totoo mo, lang ha, ito, what we see is what we say. Technically, hindi na naglalaro ng Dota yung Heroics eh. Pero dead lane na tong top lane. I mean, let's face it, mahirapan na yung Weaver talaga dyan. Nasaiko sila nung ano eh. Nakiso sila, uy. At least maka ko sila kill dito sa may bottom lane. But you know, standing his ground. Level 6 na, mamin! Grabe, pare! Strong independent! Gyro, strong. Uy, ilalabang pa! Uy, grabe naman! Oh, wala siyang mana. Nandito na si Shanti, Dopes. Shanti, tutulungan niya ang kanyang kampi. Ay, mabibrain sa pa. Grabe! Rocket Barragers! Alam mo, pag yung Vayne tsaka yung Gyro nagsama, pangalan sa tawag sa kanila, Shantino. Oo nga. Ayos mo yun. Shantino. Shantino. Si Shantino combination. Pero level 3 na yung reactive armor dito, Manjin. Uy, men, parang kahirap na ng buhay na kasap dito. Paano nila matitibag tong ano? Si Luciano. Luciano. Oh, no. Di ba may bayani tayong Luciano? Pero wala. Siguro. Hindi ko alam. Sorry, di ako magaling sa history. Oo nga, ako din eh. Uy, tinamaan pa nun. Tinamaan pa nun. Wala na, kumbaga, kailangan na lang. Ito na lang, pare, Wolf. Aminin na natin, dead lane at top lane. Para sa Weaver, para sa Weaver. Kailangan na lang manalo nung mid lane or nung bottom lane ng Heroics Infinity. Kahit pa paano naman, nakakuha sila ng 2 kill. So, maganda-ganda. Pero ang problema, again, the Timbers, so, Luciano. Tingnan mo, pati yung turret, tinatangin na niya. Ganun siya ka... Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng turret. Sakit, mayroon pa siyang 13-1 charges. Tinangkin niya kasi sayang yung catapult eh. Oh, ito, ikutan daw. Alam mo, nung huling naggang dito yung Clockwork na siya yung nayatap. Sa level 2 yung Clockwork. Naku po, nagmangga na. Oh, no. Ito na, you know, Shamran. Alala. Alala, chill Shamran. Chill na. Oh. Pero pang tumama yun, go na yun. Oh. Kasi di tumama, mami. Oh, shoutout pala sa kaibigan kong si Bishi, Bisherman. Kaya pala siya na gano'n. Oo, lagi siya na gano'n. 8 minutes in. Nice impale. Kailangan manalo nitong bottom lane by hook or by crook. Kailangan nila mabawi yung top lane, pare. Hindi ko dapat tinapatan na lang nila yung top lane ng tri lane. With the Bane. Oh. Eh kasi may with the Clockwork, 'di ba? At least may yun, may magic damage sa Timber, so pero sakit ng Rocket Barrage. Uy, oh, ulti. Fall down ni Sean. Tapos pinatulog, ala, grabe, pinatulog yung isa. Grabe. Tapos tinaipats yung isa, si CML na lang yung natira. Tingnan mo naman yung magic damage dito mula kay Tino. Grabe. Double kill, napaka easy. Sa bagong buff, sa bagong patch natin, yung Black Cadence, may ano na, animation. May animation na. Nakakalungkot po mga kaibigan. Paano nila maulit yung Timbers? So pare, kung wala silang burst. Level actually, six. If you're against sa Timbers, so yung 1-2-0 sa kalabang burst. Na-try na nila, mamin. Dragon Tail. Kaso may hugot na pala. Uy, pero... Masakit. Up! Hindi mo matatouch yan. Wala na. Nice rotation. My bad. Kaso, naku po, naawa na talaga ako. Kasi, dibin mo ah. Hindi nila na last hit. Ibig sabihin, nag-ati sila dun sa gold. 158 gold each. Ay, hindi nila na last hit. Sayang. Tori yung naka-last hit. Sayang yung rotation ni Junix dito. Alam mo, kailangan na ng Heroics Infinity dito pa. Ano? Magsama-sama jutsu. Sama-sama technique. Pumatay sila, gamit yung mga ulti, kumuha sila ng isang hero, okay, nasapat na yun, mapatagal. Uy! Grabe. Yun ang inulti sa mukha. Boys, level 2 arcane orb, lalabanan niya dito. Pili ko yung Outworld Environment na nalo dito. Yung ilalaban niya. Hindi, may Rubik, may Rubik. Huwag ka masyadong negative. Kaso, ito na. Ito na, si Gyrocopter. Oops. Si Tino, naku, si Shantino. Shantino. Shantino combination. Hindi ko kina... Pare, Wolf. Hindi ko kinakaya. Ito, ako may tiwala ko. Ang kailangan na talaga gawin ng HE dito. Magsama-sama sila, di ba? Pumatay kahit isa at hintayin ng 50 minutes at magdasal. Oh. Kasi sobrang na-dead lane yung top lane. I mean, let's face it, ladies and gentlemen, what we see is what we say. What we see. Ang ganda talaga ng ginawa na pull ni Nyx Asati. Ni Shanks. Sa top lane. Shanks at dahil doon, level 3 kaagad yung Timbers, so level 2 yung Weaver. Oh, mastan pa yung Weaver doon. Level 7, sabi mo nga, pero yung net worth difference yun yung masaklap eh. 4.4k para sa Timbers, so 2.6k para sa Weaver. Almost double. Almost up to 5.
ay 2,400. At si Shanks, nakakapagpa-level pa yung, support, yung, isipin mo yun. Oo, tapos yung Weaver dito, kumbaga, oh. Binigyan na nila ng, hindi nila pinapabayaan sa kusina, yung support pa yung kumapat. Oh, pero ito, mukhang ipapaano siya nila si Shanks. Oh, yun na nga, pinabalik. Ito ang kailangan nilang gawin. Kailangan nila majugi dito, nagsasasi. Mag-impel, tas TP to. Impel TP. Oh! Oy! Sa mantala, sa bottom lane. Undying, so, Underlord. Yeah, mahuli na sana nila si Shanks. Dire's bottom tower is under attack. Game is hard. Game is hard. Nalulungkot na lang ako para dito sa Heroics. This Dire's is structures are fortified. This is an elimination match, I believe. The way Dire's they lost this is pretty devastating para sa team. Isipin mo, sobrang pinaghirapan nila yung victory nila no first game. Oo nga, 80 minutes, di ba? Ginaganto lang sila. Naganito nga sila. Oh my G. Level 6 na si Chang. Sama-sama na sila. Yung Weaver, wag na. I mean, ang ano ko, Radiant's suggestion ko, wag na mag-farm. Si Fasa. Ang hirap naman ang suggestion mo. Ano, sumama-sama na lang kasi para magkaroon man nung sila ng Dire's XP. Kasi sobrang lita ng mapa nila. Naka-CCTV camera na yung nagsasasi natin. Si Tino nandito na rin sa mid. Kokontrolin na nila ang tempo. And this is really, really hard for Heroics. Game is hard. Oh. Tapos na yung Vendetta. They will just push. Kahit mabagal, parang mabilis pa rin kasi wala di rin makumahan eh. Di rin nila makontest. Makontest. For staff next item for pero yung Weaver OG. Meron oh inako po si Rubik nagkamali you step in the wrong God. Neighborhood brother God. Aba Lord, pinalubog pa pinainit pa yung siniga oh naglagay pa ng ward grabe na maganda naman naglagay ng ward doon si Bago sakto oo oh. And marami covery chan oh hindi parang liit din maliit pero at least yung mga yung pag magte-take ka kasi ng tier 2 tower, may mga nag-iikot-ikot doon eh, malapit doon. Nakikita ako. Siyempre, yung ibang players na rin, doon na rin nagsasmoke doon sa spot na yun. Oh, ito. Bottom lane. Action, Jackson! Falling down. At with the magic damage, Dragonite armor ay walang silbi. Hindi sila makakill pare. Hindi naman talaga. Lahat ng hero nila, walang sobrang magawa. Nakontra ng QPQ. Isipin mo, kahit yung Gyro, nakontra niya yung DK. Kasi magic damage. Yeah. Counter strike. This is a second pick DK. So, nag-set up talaga ng OD pick yung QPQ dito. Tama dyan. Banning out heroes na pwedeng pang-counter sa OD. Aga Nimsip. Ang aga? Eh, aga Nimsip. 13 aga Nimsip. Aga Nimsip. Siguro 6 yun. Oh. Aga Nimsip. Aga Nimsip. Aga Nimsip. Oo. Mayroon kang side gunner kasi na umatake kahit na mayari. Kahit ma-stun ka, kahit ma-chrono ka. Mayroon umatake pa. Mayroon umatake sa'yo. Kaya nga side gunner eh. May flank cannon ka na. May side gunner ka pa. At nagtitake na siya ng agents dito na napakadali. Bilis. Diba? Usually hindi ako nakakita ng gyrocopter na agad yung kaso sobrang ahit na nila dito. Wala na silang pakialam eh. Wala na silang pakialam sa nararamdaman ng ano, Heroics. Nakakalungkot. Ang hirap na ito para sa Heroics. Kung nakikita nyo ang itsura namin ngayon mga chan. Nalulungkot kami na para sa Heroics. Kung baga, yun na nga eh, sinabi na namin on paper, lugi talaga. It's nilugi kasi pa sila. Kasi na-counter na sila kagad ng OD. Yung OD nag-set up pick yung QPQ. Binan nila lahat ng possible counters for the OD pick. Oh. And mas sinet upan pa nila ng Timberso. Timberso tsaka Gyro. Perfect draft for QPQ. Radiant are scared. Wala silang sagot sa tanong kahit kasi yung ban na Lifestealer yung talaga yung oo, ganda rin yung ban ng Lifestealer eh, no? Okay, sana kung nag-MK sila, at least may fighting chance sila dito, but they set themselves up for a bad game. Hindi nila ma-burst eh, oh. Alam nila na may, uy, yun na dust. Okay. Dust, eto na ata ang chance ah. Eto na. Makakachugi na sila. Ay, nas boy car, base. Nakag sila yung sari. Uy, rocket, paintball po, base. Uy, nabubo. Ay, ganda ng hook. Nice hook. Coming out. From Heroics Infinity, mga kaibigan, Lebs 1 taking down the Nyx Assassin na si Shanks. At Lebs 1. Alam mo, ako, Wolf, oh. Positive ako. Ang Heroics Infinity, positive din yan. Kaya alam mo, yung mga ganyan, pag tinuloy-tuloy lang ng pag ang QPQ, nag-asim ng sobra-sobra. Lupitan nyo lang, mamin. Oo. Lupitan nyo lang. Oo.
Wood of Defiance picked up by the siguro kung basketball game to, ang kalamangan ng QPQ ngayon, mga 80. Read. 80. Tapos kumbaga, naka 3 points pa lang yung ano, Heroics Infinity. So, 77 na lang. Paano nila ito mapapatay? Paano nila mapapatay 77? Do, kung may Dez o si Weaver, pwede pa siguro. Pero aside from that, no other way. Ito, rarating na lang. One, pwede pa two. Niyang ulti yun to. Grabe pare, 8 hits yan. 8 hits yan. Okay. Ito naman, farm lang ng farm, man. Wala pa kayalam sa naharap siya. Saan tunay na magsasaka? Kung wala nakuha ng mga stocks. Uy! Shadow Blade. Pwede na. Eh, di whoop. Pero alam mo, parang ang hirap pa rin eh. Ayun na. Naku, si Shanti. Alam nila may tao doon, mamin. Alam nila. Sa baba, ay naku, sa baba sila. Doon sila kay Shanks. Ang dami nilang nakikita. Ang dami nilang choice. Ayun, naku, toy pads. Kaka-shadow blade lang. May set reward. Naku, na-banish. Banishing Jutsu. Papaburst ba nila dito mga page grip pa ni Shanti. Kaso nagmi-miss. Naku po, dalawang miss. Pero oy! Dinamaan na pure damage. At na may mga Firestorm Jutsu na dito. Yun na, inultian na. Wala nang mana. Malis, tatlong wala sa Heroics. And wala na mana si Underlord to even fight this. Naku po, at nauna. Naku po, nahuli pa yung Weaver. Naku, 2 hits lang. Naku, yung kaninang 77 na laman. Naging 19 ha. 5 kamote. Napaka-simple, walang karte-arte. Simple, walang karte. Prente lang sila lagi. Oo. Sila pa yata makakatalo sa kanila sa Dota. Mukhang yun na nga. Ang hirap ng Dota 5. Hindi mo na kailangan ng Gayuma, mamin. Ang hirap ng Dota 5 dito, karing Olby. Napakalungkot. Ako yung nalulungkot para sa kanila. Oo nga eh. Ba't ganun? Kumbaga... Di, feeling ko hindi nagdo- yung Heroics ngayon, hindi Dota yung nilalaro nila. Parang ano, ewan ko. Ang dali ng Dota ngayon para sa QPQ kasi outdrafted talaga. Pinaghirapan pa nila eh. Sayang yung 80-minute game kanina. Malungkot. Kasi ito, nag-stuck pa talaga. Alam mo. Kanina lungkot kasi na-outsmart sila eh. Nagulangan sila. May laban kanina yung game 2. Problema ngayon talaga, kailangan na talaga nila, hindi lang outsmart, out something, lahat na ng out. Outplay, outlast, survive. Outsource, mapa-out, lahat na ng out. Hindi ka nila di, ayun ako. Ay, Dragon Tail, pero wala rin sila makukuha dito. Patay na yung isa, Rubik is down. Rubik is down, CML. Oh, mawa- nice hook, nice cuts. Ayan na, Dragon Tail, si Tino. Naku, meron siya. Ang Beats Grip! Shantino combination yan, pari! Ang ganda ng Shantino combination. Shantino combination! Si Kazap, wala si na rin mag-o. Oh, inahabol ng, ng Baby Rocket. Inahabol nga ng Baby Rocket. Lumabal pa si Tino dito. Oh, kahit wala ito. Patay. Shantino combination. Shantino combination. Pinins grip yung DK para wala damage. Tapos pinatulog pa ni ano. Ni Shanti. Ni Shanti si Tino. Si ano, si JG sa... Ay, oo. Oh. Grabe. Grabe. Alam mo naman si Shantino may bukas pa yun. Kasi lagi siya may mga bro eh. Kaya hindi siya namang problema. Hindi talaga. Hindi lang siya tulong, bro. Oh. Namamatay ako. Bro. Wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan, bro. Oo, wala pa tayo dyan. Konya siya. Kaya naman naman, bro. Sobrang hassle naman dito. Wala pa tayo dyan. Grabe dito, 19 minutes. 18K, 19 minutes. Grabe dito. Almost 1K. Direct patayin nga ng KDA. Okay lang ba? Direct alo. Yung ano, KDA ng game. Wala, ayaw. Ayaw. Talent siya. Hindi nila... Di yata tayo narinig. Okay, pero wala lang. Si Shaq, so. CCTV camera. Walang mana si Junix. Nahuli ay, niya lahat. Medyo pag ito, maasim to si Junix. Iyon lang nga. Maasim, sarap nga. Wala na pakialam na nararamdaman nila. Pura, pulado pa. Ay, nako. Magka? Hindi ko. Alam mo, feeling ko yung QPQ, pwede na sila mag-all mid dito eh. Pag ito, di pa nila in-all mid at na-chugi pa sila. Ako, Wolf, pag ito ah, sa ganitong estado, sa ganitong... Wow. Uy, wow, estado. Wow. Big word. Big. Sa ganitong estado ng laban. Oh. Wala na talagang makapipigil. Tama ka dyan. Sa QPQ, dito sa PPGL 2018 Season 1. Ayos ba yun? Wala talaga makapipigil. Ito. Ninakaw yung... ay, di ba lang na solid Astral dito? Kasi na Astral Spirit. Pero, Astral Imprisonment, pinatulog? Is that stun, impale, pero wala, pinaglaruan ng...
laruan. Napaka-basic. Napaka-basic. Wala, no need to describe, no need to explain. Pare, pag eto nanalo pa talaga ang Heroics, eto ah, sobrang hirap na siguro ang chance na lang ng Heroics Infinity manalo dito, 99.9%. Kumbaga, meron pang 0.1%. Sabi nga ni Leonardo, sa napanood kong Teenage Mutant Ninja Turtles sa palabas, it's still a chance. It's still a chance. It's still a chance. Yung 0.01%. Wala eh. Si Butters, meron pa rin chance. Oo. It's still a chance. Jackie Chan. Kaya ngayon. Top town is under attack. Kapag nanalo pa ang Heroics Infinity dito, pare Wolf, maniniwala na ako na the Earth is flat. Pag nanalo ang Heroic dito, maniniwala na ako na the Earth is flat. Pag nanalo ang Heroic dito, liligaw ako na siya. No? Si Eliza Taylor! Oh. Oh, sige. Narinig niyo yun, guys, ha? Pag nanalo pa ang Heroics Infinity dito, liligawan na ni Wolf si Eliza. So, paano pag natalo? Eh, di ba po? Wag muna. Easy ka lang. Pag nanalo ang Heroic dito, feeling ko magbabalik naman, loob na sa pagiging lalaki si James Magallanes. Lagi ka naman ganyan, Wolf. Eh, narinig ko na yan eh. Wala eh. Narinig ko na yan, paring Wolf eh. Eh, at least narinig mo ulit. Tama naman. Pero, ito na, Roshan. Pag nanalo pa ang Heroics and Misty dito. Feeling ko si Kuya D mag-aabong. Mag-aabong? Oo, parehas tayo, hindi naisip ko eh. Feeling ko si Kuya D mag-aabong. Oo. Malagong-malago. Malagong-malago. Hindi, alam mo? Pag nanalo pa ang Heroics Infinity dito, maniniwala akong naliligo talaga si Aki. Oo. Tama dyan. Naliligo talaga si Aki. Pag nanalo ang Heroics dito, maniniwala na ako sa 18 plus 8 equals 31. Oo. Yun na, ito na talaga yun. Pag nanalo pa talaga 18 plus 8, 81. Nakakupo. Ito sa alam mo, mukhang binibigyan na tayo ng QPQ ng ano ah. Kaabang ka na ba? Oo, parang 18 plus 8, 31 talaga. Wala, ganun talaga. Oh, grabe! Meteor Hammer, Meteor Hammer! Meteor Storm, Meteor Rain! How I meet your hammer? Oo nga eh, ikaw na ba si Meteor, right? Ikaw na ba love of my life? How I meet your hammer? Ay, naku, game is hard. Ang laro ay matigas, mga chong. Tandaan niyo yan. Pag nanalo pa ang ano dito, Heroics Infinity, bias na talaga ni James Magallanes si Asurai. Wala na. Wala nang makapipigil kay James Magallanes at Asurai. Wala silang magawa, man. The game is hard. Ang laro ay matigas. Oh. Alam nyo ganun, kasi, ganun lang. Hindi na namin masabi. Kumbaga, wala na nga kami masabi. Ayan, pinatulog. Si Justin. Pinatulog. Sinapulutan. Carry yun, ha? GG well played. Wala. Wala na no choice. So, hindi 18 plus 8, 31 na dahil hindi flat ang Earth. Oh. And that's it, ladies and gentlemen. QPQ taking the last game of the night. Congratulations, Squid Pro Quo, for their victory. Yun na nga. Nagkamali ako. Pero hindi ko kinaya. Hindi rin kinaya. Wala nang makapipigil. Walang makapipigil sa... Talaga. Hashtag walang makapipigil. Grabe. Paano nangyari yung Wolf? Wala. Nagsimula talaga sa draft eh. Nagsimula sa beginning. You know? No. Nagsimula sa beginning and yun na yun. At nagtapos sa ending. Sa ending. Alam mo, yung mga example, binigyan na natin ng halimbawa. Wala. Pero... Kitang-kita naman. You can see it. Pero feeling ko, mas may masasabi pa yung panel natin, macho. So, that's it for the Mantine and Wolf Connection. Bato muna natin dito kay Aki. Maraming salamat. Take it away. Grabe, thank you, Mantine and Wolf. At